5 days na ako dito. 5 days. Ganun pa rin. Pag nawawala yung epekto ng gamot, ganun pa rin yung sakit. Pero at least na MRI na ako. Tapos ay na yung sinabi ng doktor na kailangan daw tanggalin yung gallbladder. Kasi ang daming ento dito, puno ng stones yung gallbladder ko. Ano tayo magagawa? Kaya lang mag-iintay ako for the operation. Kailangan kong umuwi. Kaso ang problema ko, kung gusto kong anahin doon sa doktor, paano kung umuwi ako? Tapos, kasi ang nagmamanage lang ng pain ko at the minute is yung ano, yung morphine lang. Tsaka yung paracetamol na yung IV. Sabay pa yun. Paano pag umuwi ako tapos yun nga, kasi bawal naman kasi magbigay ng morphine sa bahay. Gusto kong malaman yun. Mabigyan nila ako ng strong painkiller na hindi malalaman ni Ella na sumasakit yung masakit yun. Kasi parang na-trauma na yung bata eh. Ayoko makita niya na yung sumasakit na naman na umiiyak ako sa sakit. Tapos yung sa work ko, kailangan hindi ako in pain pag nag-work ako. Balik ako ng work, diba? Hindi ko alam paano. Kailangan talaga matanggal tong lintik na to. Ano yun? Ngayon okay pa ako. Kasi last dose binigyan ako ng morphine. Nurse na. Alas 6:60 na na umaga. Nakatulog naman ako from nung nakatake ako nung kahit na yung may nag-ihilig doon sa kapitbahay ko. Lakas ng hilig. Binigyan ako nito. Nurse. Sabi ko, pag hindi ko pa rin kaya yung na narinig ko pa rin. So, ito, nilagay mo na yung bulak, tapos yun, ang lakas, grabe. Alam po ako, nagkihilig ako eh, pero hindi ko alam kung anong kalakas. Sabi naman ni David sa akin, hindi naman ganyan, kasi di ba naka-earphones ako, kung sabi siya kagabi, narinig niya. Parang baboy na naghihilig. hindi naman yun kasalanan, hindi naman yun pipigil. So, syempre, ikaw yung nakakarinig na ano. Ikaw ka nang gumawa ng paraan. Yung mga pa pwedeng gisingin yun, hindi pa makilala. So, ayan. Magandang morning sa inyo. Mag-iintay ako ng doktor. Tapos kakausapin ko yung doktor. Sabihin ko na kailangan ko i-try yung gamot kung okay. Kahit na isang araw pa ako dito. Bukas na ako uwi. Hindi naman ako papasok. Hindi ako papasokin ni David for 1 week, hindi ako papasok. Bayad naman siya, kaya lang 20 pounds per day lang. Mukhang may kukuha ng namin, maririnig ko, vitals naman natin. Saglit lang ha, kasi yan, routine check nila yan. Every hour. Sina nandito? Oh, gaganda! Bogga! Diba? Picture talaga. Picture tayo. Sige, picture. Akala nila picture? Diba? Uy, nawala ka! Diba? Bongga? Tagawa ka nga dyan. Nilagay yung telepon talaga. Ayaw mo. Sakit pala. Ayaw mo. Ako nga dito. Para video mahuhuli. Uy! Babalik ka pa doon? Saan? Dun sa Germany? Sa Germany. Ay! Bukas yung... I'll recover. Okay. Ayan. Nandiyan na ka. Ganun pa pa. Balintay. Malaki naman dito eh. Ayan. Ayoko na. Anakin ko. Anak ko tignan dyan. Lumayo sila. Video yan? Hindi, video. Video yan tayo?
Sabi natin yung pagkakita. Oh, tama. Papunta na, papunta na. Kaya na kami yan. At may thank you. Like a sunshine after the rain. Grabe. Takot talaga ako, girl. Hindi ko kaya yun. Alam mo yung nangyayari sa akin nun, naisip ko sa ina na. Ganyan na tayo talaga mga nanay. Kasi yung tatlo ko, malalaki na. Yung mga trabaho na, di ba? Yung mga lalaki ko. Sabi ko, paano naman yung baby ko? Ano mong ganun? Papa ko, tinatawag ko. Patay na yung papa ko. Sabi ko, papa. Sabi sa papa ko, papa, tulungan mo ako. Ayaw ko muna mamatay. Hindi, tinatawag niya. Hindi siya sinusundo. Tinatawag niya. Tinatawag ko. Sabi ko, papa, ayaw ko mamatay. Ayaw ko mamatay. Sabi ko, si Ella, sabi ko, girl, maliit pa si Ella. Sabi ko, gusto ko pa magkakapo, makukunin. Sige, ako tinatawag. Natatakot ako. Hindi, okay ka lang. Buti nga na, na-discover na yun. Oh, blessing in disguise na hindi ako umuwi, itinry out ko dito. Hindi alam mo gagawin na asawa ko. Magpapanik yan. Tsaka yung ambulance, hindi makakarating on time. Agad-agad. Yung siya, kung dadalhin ka man yan sa hospital, mas, we don't know. Pag maunahan siya ng panic niya, madelay pa. Every second counts kaya. Oo, totoo yun. Kaya ayoko na lakas ng, ano, lakas ng responsibilidad. Buhay ng tao yung nakawakan mo. Tapos yung bayo sa'yo. Totoo yun. Tama din. May nagreklamo. Totoo naman. Uy, congrats ha. Now, yun ay. Kasal na siya. Nang ganun gamit mo. Sabihin mo naman yung makeup. Oo nga, ganda nga eh. Siya nag-makeup. Ako video gabar. Ikaw yan? Nice. Pinost mo na ba? Post na yan. Nakita lang ako. Pero hindi lang. Sa Facebook? Oo. Hindi mo nakita? Hindi. Yung sa YouTube, mahirap manikon. Hindi. Ipasa mo sa akin. Ang malichon, ishare mo lang. Kasi YouTube lang naman ang link ang lalabas. Hindi, oy. Doon sa group chat natin. Pati mo. Eh, ano nga, te? Wala kasi lobat man ko. Ay, ito pala. Naka-hotspot na pala. Sorry naman. Taulan. Sagat. Asan na ba? Yung ginawa ko para sa kanila, ito. Ang galing naman. Saka yung Steve nga kasi wala kami pinag-usapan ni Steve, yun lang. Ito. Sabi nga sino niya, nag-ano niyan? Ako. Sabi nga niya sa akin. Ikaw nag-edit? Punta ka na dito para manood sa sarili. Sabi ko, ayun po, masaktan lang. Bakit? Kasi masasaktan. Alam mo na. Limited lang kasi yung materials ko. Kung alam ko lang, kung sinabi lang siya ako ni Ate Ria, kung lang nag-officiate ng video, picture. Sabi man ni Craig na silang mag-anong tapos hindi naman pala. Wala naman pala nung ano. Puro likod. Oh, puro likod. Puro likod. Tapos may video. Hindi naman siya nga kami na ipahala sa puan. Baka video yung ibig sabihin na sa cellphone lang din. Sa cellphone lang. No. So, pero yung expectation mo, yung proper talaga? Akala ko talaga na ano, kayo malayo pa. So, sige naman siya. Sana sinabi mo, meron akong camera. Uy, nandun din pala ako. Cellphone ko nga na lang ginamit ko kasi tapos sumingit na lang din ako sa likod ng dyan. Ganda yung damit na. I-improvise ko pa yan, Day. Kasi ano, Nike yung ano hair, Farm Princess. Kisa gahin mo sa hair? Si Faye. Si Ate Faye yung hair. Si Ate Faye yung sa hair? Maganda pa naman gano'n yung hair na Ate Faye. Si Ate Faye kapag gantay sa buho, magaling yan. Araw-araw kaya yung inaano niya, wig man. So, straight, kikulit-kulit. Tumubo din buhok na yun. Minsan nga, gitrim niya. Buti nga, meron kong video ng kasal yung sa amin na wala. Yung video ng kasal namin. Kasi taratado. Taratado talaga. Yung taratado pa, hindi din ang asawa ko. Sabi niya siya gagawa nung ano, nung i-edit niya yung mga ano. Hindi niya na-edit. Hindi niya na-edit. Nawala niya yung mga ano.
materials. Hindi mo nakuha yung sa paglabas hanggang sa court eh, gamit ng ano mo. Yung marcha nga niya, hindi pa niya nakuha. Pag marcha nga niya, hindi ko nakunan, puro slow motion. Yes, yung man, ano, kasi ako man ang music. Ikaw na lahat ah, production ka. Hey, bakit? Pwede natin. Hindi, gawa tayo ng ano, company. Wedding party, whatever party. Ito sa Cook City. Tapos ano? May mga may ano pa nag-start akong bumili ng ano eh, ng ano yan, yung sa pagkain. Hindi, sa pagkain. Ah, catering. Catering, nag-start akong mag-ibigyan. Sige, pwede. Kasi may mga artistic naman. Gano'n kaya tayo? Pwede. Ikaw yung sa, para lahat na package na ikaw yung dapat may decoration. Di ba? Decoration, may mga gano'n gano'n. Kasi dito. Makeup artist. Ah. Gawa na. Wala tayo makeup. Lahat na. Gawa na tayo na nito. Kompleto na tayo. Full set. Full set. Pagkatapos ng party. Sa technical ako. Technical ako. Pagkatapos ng party, ayun. Tagay din. Diba? Siyempre. Full set talaga tayo. Sorry tayo sa party. Ang ganda-ganda mo. Alam mo ba, di ba, naalala mo, nagkamali pa dyan si, ano, si Steve. Tinanggal ko yun. Ah, tinanggal mo pala yun. Ano malipan? Araw ka na daw. Pinagtawaan ba ito? Pinagtawaan siya ng lahat. Tapos, Briton ba si Steve? Oo. Tapos inulit. Kaya dinilit ko yung kung saan siya pinagtawanan para kumari seryoso ang kanal. Ang laki. Sige man sila tatawa. Gano'ng katangkat? Matangkat. Malaki pa si, malaki pa ka David ko. 6 months David ko. 6 months siya, tambok-tambok pa. Tapos malaki, may laman pa. Hindi lang sila nakakalayo ni Habibi mo. Di ba kinwento yung story ni very solemn, ano? Minanong ko lang, 15 minutes yung ano yan, yung ceremony na yan. Dinownload ko yung, sineparate ko yung sound, tsaka yung video, para nung umiikot-ikot siya ng slow motion, yun na yung intro ng welcome. Pinasok ko siya while doing the play music. Mag-edit? Ano lang niya ginawa? Ako, ginagamit ko lang yung ano phone ko, tapos hindi ako mag-edit. Sa phone ko lang din ginagamit yan. Bakit ako sa iba may edit ko? Yung app ko nga sa phone niya, yung filmmaker. Filmmaker yung ginagamit mo? Hindi eh, iba yung ginagamit ko. Bakit diba kaganda? Ay oo, filmmaker yata gamit ko. Nagbayad pa nga ako eh. Ah, hindi ako nagbabayad dyan. Kasi para mas ano, sabi yung... Ang ganda natagpag gusto ko yan. Message lang yan. Kasi reception side na yan. Puso mo daw ah. Sandali.